wala na siyang kahit ano. Yung death na sinasabi nito is eternal death na kung saan mararamdaman mo ang lahat ng hirap sa impyerno. Kahit nga, siguro, kung ang parusa sa'yo habang buhay na ikaw ay tutusukin ng karayong, imagine mo, ano lang, di ba? Tulong ng karayong, ano lang yan eh. Maliit lang yan. Pero kung habang buhay, it's very hard. Lalo sa impyerno, may gnashing of teeth, tapos yung init na napakatindi na hindi kinusunog ka pero hindi ka nasusunog. In torment lamang ng paghihirap ang mararamdaman natin. Ganun sa impyerno. Kaya ang choice mo, it's either you live separately in God in eternity or be in eternity with God. Sabi dito, whoever believes in Him has, hindi will, kundi has. Sa simula na ikaw, anyone who believes, kailan ka talaga naniwala na si Kristo ay namatay sa cross para sa iyo? Kailan ka talaga tumanggap, kailan mo talaga tinanggap si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, then on that point, you have eternal life because it's the promise of God. Ang maganda ron, kapag meron ka ng buhay na walang hanggan, inaalis din kagad sa iyo ang condemnation o kaparusahan. Ano yung condemnation natin? To where we are condemned? We are condemned to go to hell. We are condemned to punish, to be punished in hell. Pero kung meron kang buhay na walang hanggan, inalis din sa'yo. Ano ba yung naghihiwalay sa isang presto at laya na tao? Ano yung naghihiwalay? Rehas. Rehas ka naman eh. Diba? Yung isang tao na sa loob ng kulungan, merong rehas, merong tao na sa labas. Kung nanonood kayo ng isa ng mga comedy, ano ginagawa ng taong nasa loob at mga labas? At kukunwari siya yung same nasa labas, at